matapos manalasa ang bagyong Glenda ay may mga residente sa Southern Luzon na wala pa rin pong kuryente. May live report si Julius Segovia. Julius. Sige, naku, tama ka dyan. Isang linggo nga matapos manalasa ang bagyong Glenda ay wala pa rin supply ng kuryente sa maraming residente sa Southern Luzon. Sa datos ng Meralco, halos 3% pa ng kabuang 5.4 million customers ang brownout pa rin. Katumbas ito ng 150,000 na libong na bahay. Kasama na rito nga ang ilang residente sa Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Hindi pa masabi, Jiggy, ng Meralco kung kailan maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa mga nabanggit na probinsya dahil sa lawak ng pinsala ng bagyo. Pero ang Metro Manila, 100% na raw na nailawan. Yun nga lang, baka raw may ilang bahay na nangangapa pa rin sa dilim. Isolated case daw ito, sabi ng Meralco. Posibleng sariling linya ng kuryente ang nagka-problema kaya wala pa rin silang kuryente. Agad daw itong i-report sa kanilang tanggapan. Sa kasaysayan, Jiggy, hindi ipinapasa ng Meralco sa mga customer ang gastos sa pagpapagawa at pagkukumpuni ng mga nasirang linya ng kuryente at mga nabuwal na poste. Pero ibang usapan na raw ang power supply nitong Hulyo, kaya hindi pa masiguro ng Meralco ang magiging galaw sa generation charge sa susunod na buwan. Ilang beses kasing nakaranas ng rotating brownout ang Metro Manila dahil sa kakapusan sa supply. Ikinasatuloy ng Meralco ang interruptible load program o ILP. Bukod dito, kinapos din ang supply sa grid. Karaniwan, Jiggy, na sumisipa ang presyo ng kuryente sa merkado kapag manipis ang reserba o hindi naman kayo kinakapos ng supply. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Sa ngayon, Julius, nagbigay na ba ng payag ang Meralco kung sa tingin nila kailan may babalik sa normal, 100% to supply ng kuryente sa mga lugar na wala pa? Actually, Jiggy, halos sa araw-araw nating pakikipag-usap sa opisyal ng Meralco, lagi nating itatanong sa kanila yan kung kailan ba yung 100% na maibabalik sa normal ang supply ng kuryente sa lahat ng kanilang franchise area. Pero hindi nila yan masagot, Jiggy, sa mga hanggang sa mga sandaling ito. Ang kanila lang commitment ay ginagawa raw nila ang lahat para mapabilis yung pagsasaayos at pagkukumpuni ng mga nabuwal na poste at yung mga kawad ng kuryente. Ang sinasabi, Jiggy, rin ng Meralco, mas mainam daw na i-report ng mga kababayan natin na wala pa rin kuryente hanggang sa oras na ito sa kanilang tanggapan yung kanilang problema para agad din daw maaksyonan sa hotline ng Meralco na 16211. Jiggy. Maraming salamat, Julius Segovia.